kita po. Sampa kita po. Mahal na ina, tanging hiling po namin mag-asawa. Bigyan niyo po kami ng anak. 5 taon na kaming naghihintay at hindi kami mawawala ng pag-asa. Ayoko pong huminto sa pag-aaral, Lord. Gusto ko po talagang makagraduate para sa parents ko. Salamat po, tapos na yung kera sa Syria. Makakapagtrabaho na po ulit ako ng maayos. Alam ko po na hindi maipagmamalaki itong trabaho ko. Kung may iba po akong alam na gawin, hindi ako papasok sa ganito. Pangako, makatapos lang sa bunso, tatalikuran ko na rin ito. Mahal na ina ng laging saklolo. Naririto na naman po ako upang magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dahil sa iyong walang sawang pagdamay at pagtaas sa aking mga panalangin. Itinataas ko po sa inyo ang pagsasamahan ng pinakamamahal kong anak na si Monica at ng asawa niyang si Bernard. Bigyan mo po sila ng lakas upang labanan ng anumang pagsubok na maaari nilang harapin. For final signature na to, honey. Tapos ma-approve na yung loan natin. Congrats to us! Han, kailan natin makukuha yung pera? Pwede na, as soon as mapirmahan. Pero honey, kailangan careful na tayo ngayon, ha? Baka kasi maulit yung nangyari sa dati nating negosyo. Ano, baka naman... Honey, alam mo, hindi na maulit yun. Panibagong simula ako na to. Ayoko na yung ganong klaseng bisyo. Ha? Sigurado ko dun. Gabayan mo po ang apo kong si Margarita. Paligiran mo sana siya ng mga mabubuting tao na magpapalapit lalo sa iyo at sana'y maabot niya ang kanyang mga pangarap. Yes! Classmates! Pasok ako! Excuse me! Thank you! Yep! Kita mo naman. Detext mo pa lang ako, nandito ka agad ako sa harap mo. Swerte mo talaga sa akin, ano? Tipid na, kilig pa. Anyway, congrats, my love. Anong love? Eh, hindi po kayo agad na sinasagot. Feeling mo naman, boyfriend ka. Hindi porket nakapasa ka dyan sa student exchange program na nakakalimutan mo na sinabi mo sa akin kagabi. Alam mo naman, teka na tayong MBU. And almost 1 year na rin ako nang niligaw sa'yo, di ba? Kaya please, maawa ka na sa akin. Can you please be my girlfriend? Ayoko eh. Dito naman. Okay. Margarita Soriano. Can you be my girlfriend? Please, sagutin mo na ako. Please? Please? Alam mo, ikaw, ang galing mo talagang tumay. Yes! Pasado ako sa puso niya! I love you, Margarita Soriano! I love you! At higit sa lahat, mahal na ina sa taong ibinigay mo sa akin para ako'y maging maligaya sa tinahak kong landas sa buhay, si Agustin. Wala na akong mahihiling pa, mahal na ina. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa aming pamilya. Hanggang sa susunod na Miyerkules ulit. Amen. Suki, bili na po kayo ng sampagita bago kayo umuwi. Suki? Paano kita naging suki? Eh, ngayon ko lang ikaw nakita. Basta po, suki po kita kasi po lagi kitang nakikita sa simbahan. Lagi kayo nagdadasal para sa pamilya nyo. Parang ganito po, oh. Amen. O diba po, ganun po. Na
Naku, itong batang ito. Kayang-kaya mong ginagawa ko, ha? Tignan ko nga. Kung talagang suki kita, ano ang pangalan ko? Ang dali naman po ng tanong nyo, eh. Perpetua. Ah, Father. Kayo po si Perpetua. Ikaw talaga. Tinig mo lang kasi na tinawag ako ni Father ng Perpetua. O, sige na nga. Bibili ako ng sampagita. Magkano ba yan? Ano po, 30? 30? O, ito. Sisi, sa'yo na sukle. Salamat po, ah. Salamat din. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. God bless you. Mami, correct ka dyan. Wow, yun o. Alam mo kung bakit? Kasi, hindi ko nalilimutan yung araw na ako ay lumawing barko namin dyan sa may Rose Boulevard. Pagbaba ko, nanok nakita ng naglalakad. Kapo, sino kaya ito? Bakit ibang ganda, iba kumilos? Yun! Di ba? Mas maganda pa sa mukha ng artista. Amay! Iba talaga. So, kailangan makilala ko. Ayun na nga. Nagpakilala ka nga. Oo. Tapos itong magandang babae na to, eh hindi na tumuloy sa pagmamadre, paano niligawan mo? Sinagot ka naman. Ayun nga, ang mami. Eh, ganun din pala. Pwede ba yun sa madre? Buti pumayag po si Mother Superior, Lola Peps. Hindi, ganito yan. O, sige. Alam mo, hanggat hindi pa nagsisacred vow ang isang nobisyada, pwede pang magbagong kanyang isip. Pwede pa siyang pumili. O di, siyempre, ako, pinili. Ang lolong pa ako. Ano nangyari? Ano nangyari? Anak, kailangan pa ba itanong yan? The best love story ever told. 3 days from now, mag-golden wedding anniversary na sila. Yeah. Okay. 50 years na! Yes. Naku, dapat special lang celebration yun, di ba, Lola? Ay, naku, talagang special. Kasi, ang tagal-tagal kong pinaghandaan yan. Oo. Lahat ng mga iluluto, lahat ng mga iimbitahin. Oo. Pati yung dekorasyon ng simbahan. At saka, kinausap ko na yung mga amiga ko doon sa loob ng simbahan. Kung saan dapat ang venue, kailangan lahat espesyal. Ako po, bonggang-bonggang gusto mo. Siyempre! Lola niyo, pero para sa akin, dapat simple lamang. Tama na yung dito tayo sa bahay mag-celebrate, magluto ng masasarap na pagkain. Yun. Yung special na apritada mo, yun ang gustong-gusto ko naman. Tama na yun. Huwag na tayong gumasas dahil baka sabihin ng tao, huy! Nagmamayabang naman ay, yung mga yan. Ganyan yung kapabahay natin. Diba? Ano? Ito naman, baka ka naman mapurga na sa apritada. Ayan na, apritada nga yan. Siyempre, dapat naman espesyal. Kasi, bihira naman ang mga tao, ang mga mag-asawa na pagse-celebrate ng golden wedding. Kailangan talaga, something different, special talaga. Ay, Mami. Oo nga, 50 years. Pero, baka naman, bayaran natin ng another 50 years yung panggagastos. Dapat practical na tayo, di ba? Ito talaga, oo. Mami, pwedeng simple. Wala naman problema dun, di ba? Basta magkasama tayo, ganyan, kain. Mami na lang, di ba? Siyempre, iba yung 50 years, special yun. Mas nakakakilig, di ba, Lola? Kung naman kayong KJ. Alam mo, Opo, sa bawat araw na pagsasama namin ng Lola mo, masaya na ako, maligaya na ako. Ayun eh. Hindi lang yun, ha? Ilang beses ko hindi lang yun, ha? Bawat tingin ko sa lola ninyo, hindi nawawala yung kiling. Ikaw talaga! Naman yun eh. Kapag ka tunay ang pag-ibig mo, ang tunay na kiling hindi nawawala. Yun! Agree! Ewan sa inyo!
basta! Oh. Ayoko. Ayoko yung simple nung sinasabi niyo. Bahala na kayo. Ay, ano ba ang sakit? Tanda naman. Masaya ka. Good news? Well, Dad, I'm in love. Already? With that girl? Ma'am, she has a name. Margarita Soriano. And take note, maganda siya, matalino, mabait. Kaya mahal ko siya. Sigurado ka. Good. And it's so good to be home. Mama! Wow, it's great to be here back, welcome Lola. Back! Welcome hello. Back, Mama. Hello, Mama. Hi, hi, hi. Hello, Papa. This is for you. Wow! Thanks for this, Lola. Thank you. And your favorite brand? Oh, thank you. For my anak. Whoa! My favorite. Thank you, Mom. Thank you. Thank you. So, kamusta pa ang bakasyon natin, Lola? The usual great and fun time with my amigas. You know, Iho. The next time I travel, dapat sumama ka na. Yeah, sure, sure. Thing. You realize that the last time we traveled as a family, ganun ka lang kaliit. Pero this time, dapat kasama na natin si Lolo. Para kompleto tayo. Yeah. Babalita ko rin sa kanya na mag-refill ako. That really depends on his schedule. Lahat naman ng bakasyon natin dumidepende sa schedule niya. Dapat kasi gumagawa siya ng paraan para makasama siya. Alam mo naman ang nature ng trabaho ng papa mo. Tatalunan pa ba naman natin ito? The man of the house should be with his family. Something that, well, I'm sorry he didn't do. Gus, huwag mo akong salubungin ng irresponsible and immature tantrums mo na yan. Pagod ako, ha? So, you have a new girlfriend? Yes, Lola. Good. Dinner is ready. Nagpaluto ako ng favorite dish mo, kaya kain na tayo. Come on, Mama. Good. Sige na, mauna na kayo ng dali. Balikan mo na lang ako pag dumating na ang daddy mo. Magbilis kayo, ha? Sige. Para pagdating ni father, handa na ang lahat. Kayo naman, oo. Oh. Simpleng-simple na lang nga itong celebration natin. Ang babagal ninyong kumilos. Mommy. Yes, mommy. Relax po. Sige, sige. Ano ka naman magre-relax nito? Ako na nga lahat ang nag-aasikaso. Naku naman. Saan ka pa nang galing? Ginulat mo naman ako. Ikaw din, ang ganda-ganda mo. Parang ikakasal po kayo. Ay, tama ka. Ikakasal nga ulit ako. Ikakasal po kayo ulit? Oo. Ano po yun? Mahabang istorya eh. Mahirap ikwento. Tsaka na lang ha. Teka muna, kapag tataka naman, bakit walang katao-tao dito? Tapos, sarado pa ang simbahan. Ano bang meron dyan sa loob? Sandali lang po, Suki. May naghihintay po sa loob. Ha? Ayun po, oh. Thank you.
Happy 50th wedding anniversary, Mami. Ready na ang lahat. At ready na ang groom mo. Ayun talaga. Ayun talaga. Akala ko simple lang ang gusto nyo. Ito na po yung flowers niyo. Naku, salamat. Mami, sobrang mahal ka ng daddy. Hindi niya hahayaan na simple lang ang renewal of vows nyo. He loves you so much. That's why he wants to make this very memorable. Ah, yes, on the way na ako. Si Lola kasi sinundo pa namin, so baka malita ako ng konti. Okay, malapit na. Sige. Okay, see you. Ah, saan ba ang venue, son? Adad ko nagmamadali kayo, I'll take a cab na lang para... No, Eo, it's okay. I'm all right. Ihatid ka na namin. Okay, tara. So, this is it. Wish me luck. Parang siya yung ikakasal. Son, relax. Diba, hindi naman ikaw yung ikakasal. Remember yung sinabi ng lolo mo? Diba, ang mga Santillan, suave. So, give them a good impression. Sus, parang hindi naman siya ganyan the first time he met my family, no? What's the name of the girl again, Iho? Margarita Soriano, mama. Schoolmate niya daw. Okay, sige na dad. Mauna na kayo. Okay, mom. Enjoy. Bye-bye. Tandang-tanda ko pa ang araw ng ating kasal. Nang sumumpa ako na mamahalin kita magpakailanman. 50 taon na ang nakalilipas. Sana biyayaan pa tayo ng Panginoong Diyos nang marami-marami pang taong magkasama. I love you, Agustin. You made it. Yeah, sure. Ay, Mommy, Daddy, si Paco po, boyfriend ko. Boyfriend po. Maraming tagal na pala nila, no? 50 years, tayo kaya. There he is. That's my lollipop. Perfecto. My only boyfriend. E pinangako po na ikaw ay aking mamahalin. Aalagaan, aalingin, makain natin. Hanggang sa katapusan na wala nang isinumpa ko na sa bawat sandali ay magkasama tayo. Sa oras ng karamdaman, sa oras ng kalusugan, sa panahon ng pagdaraho, sa panahon ng kasagatan. Hold it, hold it. Sandali lang, sandali lang, ha? Everybody, say 50! 50! 50! 50 lang, 50! Okay, okay. Agustin, ikaw talaga, ha? Puro surprise. Hindi ka talaga nawawala ng surprise, ano? Ano, ito na ba ang pinakamalaki mong surprise? O meron pa? Marami pa! Nice to show that I love you so much. I love you too. O, apo. Hindi mo yata makontak, hindi mo makausap. Eh, baka nalobot na yun. O, maaari namang natakot magpakilala sa akin. Basta walang aagaw sa aking apo, hindi basta-basta.
Okay. Tama. Okay. Eh, Lolo pa. Oh. Baka naman hindi na talaga pumunta yun. Uy, naku, nananabiga. Talagang na-inlove ka sa kanya, ha? Sino ba yung binatang yun na gustong umagaw sa akin, apo? Ha? Wala pa nga, apo. Oh. Andiyo na siya, Lolo! Oh, excited talaga! Now I understand. Ayan! Nasaan? Saan na po siya? This is Paco, Francisco Santillan. Boyfriend ko. She's a one lucky woman who had a faithful husband like you for 50 years. Siguro kung ako ang apo ninyo, I should have been so, so proud. Idol na idol kayo, Lolo. Lolo! Lolo! Lolo pa! Agustin! Ate, Lolo! Agustin! Lolo! Lolo! Nangyari sa kanya ito? Ito mo ang pangalawang stroke niya, Doktor. The first one was when he was 56 years old and that was in 1994. I'm sorry, but I need to talk to the wife of Mr. Santillan. You are talking to the wife. I am the real Mrs. Santillan, his wife of 52 years. And I want to see my husband now. Baka kailangan mag-usap muna kayo. Pabalik na ako mamaya. Okay. Nurse, please inform me kung maayos na labi ko. Okay? 52 years? Paano nangyari yun? I don't need to explain anything to you right now. Gusto ko makita ang asawa. Excuse me. Sa amin umuwi daddy ko eh, gabi-gabi. Ngayon 50 years na yun. Hindi ka ba nakinig? 50 years hindi na mo narinig? 52 years na kasal ang mama ko at ang sinasabi mong papa mo. Ngayon, ang ibig sabihin nun, hindi valid ang kasal nila ng mama mo. There are no two marriages that can and will be allowed by the law and the church. So ang ibig sabihin nun, kung sino ang unang kinasal, yun ang legal. In short, kirida ang nanay mo. Kirida for 50 years. Sandali! 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 Sandali
ng pasyente nagkaka-mild stroke o transient ischemic attack ay maaaring magka-stroke ulit after a couple of weeks. At minsan pa nga mas full-blown ng atake. Kailangan ba niya ng surgery, Doc? We will not go into that. Baka naman kayanin pa ng kanyang katawan. Madali naman natanggal yung clot sa utak ng Mr. Ninyo. Pero kinakailangan talaga siya magpahinga for at least 24 hours to recover. Maaaring niya siyang kausapin pagka nagising na siya. Nurse, mag-arounds pa tayo. Thank you. Ma, sino yung babae niyo sa labas? Alam mo ba na mayroong ibang asawa si Papa sa labas? The truth. I fell in love with your dad. Madly in love. Kaya nung pamangunang mag-apply siya para maging isang crew member sa barko at sa kumpanya namin, nakitaan ng lolo mo ang napakalaking potential niya and his drive for work. At kaya ginawa siyang scholar ni Papa. Hanggang sa maging kapitan siya. After a year, pinakasalan niya ako. And dumating ka sa buhay namin. Agustin Jr. Anak, sa tuwing maglalayag sa dagat ang papa mo, tayo ang inuuwian niya. The real family. Pero anong kiniklaim yung isang pamilya niyo sa labas? Diyos ko, alam kong may dahilan ang mga nangyayari ngayon. Nanghihina ako. Nalilito. Naliligaw. Tulungan mo po ako at ang pamilya ko sa pagsubok na ito. Totoo po ba yung narinig ko kanina? Na pangalawang pamilya lang tayo ni Lolo. Ngayon ko lang din narinig yun. Di ko alam na ganun mo lang. Pero hindi niya po ba na-check noon? Di ba meron naman pong sa'yo naman? Nung panahon na yun, walang paraan. Nagtiwala ako sa kanya. Minahal ko siya ng lupon. Si Paco. Naka-off yung phone niya, Papa. Siya nga nagsabi na nandito kayo eh. Agustin, I know that you would want your other woman and her daughter beside you. During crisis periods like this, the real wife should stand her ground. Nagkita kayo? Oo. Yung babae mo at yung anak at apo mo sa labas. Perpetua. Perpetua ang kanyang pangalan, Adelaide. Alam mo lahat-lahat ang nangyari. Kumayag. Oo, at di ko na mapigilan ang pagtitiis ko. Alam ko pumayag ako dahil mahal kita.
dahil ayaw kong mawala ka. Pero hindi yun ang usapan natin eh. Bakit mo siya minahal? Bakit mo siya pinakasalan? Ano pa bang pagkukulang ko para mapunan ng pagkatao mo? Can we talk about this some other time? Hindi ko kaya. Kept it from me, Mama. It's not just my secret to tell. But you pushed him away into doing this. Paano mo kinayanan yun? Dahil mahal ko siya. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo na iniisip kung ano yung tama o mali. Uunawain mo kahit magulo dahil mahal mo ang asawa mo. Cass, please. Huwag mo nang piliting malaman ang totoo. At least not now. And besides, you have a reputation to protect. Tama si Mama. Kailangan isipin mo na ikaw ang magiging kandidato bilang congressman dito sa atin. At kapag sumabog na yung balita na yan, sigurado ako pagpipistahan ng pamilya natin. At si Paco, paano na siya? Yung babaeng mahal niya, kadugo niya. Nakakahiya. Kailangan hindi na siya makalapit dun sa Margarita. Tama. Pero papaano kung maunahan na tayo sa mana niyang pangalawang pamilya na yan? Matalino sila, Gas. Mahirap kalaban ng mga api. And by now, I'm sure, kaparte na sila sa lahat ng assets and properties ng Santillan family. Sa kalagayan mo. Sana naging maniit na lang ang katawan ko at ang isip ko nang hindi ko na naramdaman ang sakit ng kasinungalingan mo, Agustin. Lahat ng mga panalangin ko para sa ating pamilya, para sa'yo, lahat ng mga dasal ko, araw-araw, pati na sa aking mga nobina ay punong-puno ng panalangin ko para sa iyo.
Sana nakapaghintay na lang ang mga pangyayaring ito. Nawala na ako. Nang nasa hukay na ako. Agustin! Agustin! Doktor! Agustin! Tumawag kayong doktor! Dali! Agustin! 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 His brain is functioning. Buhay siya, pero he is in a state of coma. I'm sorry. I will inform Mrs. Santillan about this. Please, no. Paako, hindi ko rin naman naiintindihan kung ano yung nangyayari. At mas mabuti siguro ang ganito na lang. Dahil hindi mo maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Sigurado yung pinakamahusay ang kinuha ko. Ah, pasok mo yun doon. Doon sa loob, ha? Yes, train sila sa Amerika. There's nothing to worry, there. Mama. Okay. Bye. Oh, doon sa first room, ha? Gus. Kung walang prenup agreement si mama at papa, siguradong may habol ang pangalawang pamilya, hindi ba? Sigurado yan. Lalo na siguro pati bahay nila nakapangalan kay papa. Eh, kailangan nating mabawi yan as soon as possible. Sa ganyang sitwasyon ni papa, kapag nagising yan, siguradong hindi papayag na maagrabyado ang pangalawang pamilya niya. Yes, what's rightfully ours is ours. They should know where they stand. There's nothing to worry about. Everything will be all right. At ngayon alam na natin ang katotohanan, hindi na kayo maaaring magkatuloy ni Margarita. Na yung sumawag pa yan, sikreto na yan. Magkadugo kayo. So you have to stay away from her. Naiintindihan ko naman na nagulat at nagalit tayo sa ginawa ni Lolo. Pero ewan ko. Sobrang nalilito ako, Ma. Anak, you have to understand na kinuha nila oras, taon, panahon para makasama natin ang lolo mo. My papa should be here with us sa kanyang unang pamilya. I don't know, nagsinungaling siya, ngayong comatose na siya. We have to decide for him. We have to decide what's right for him. At hindi sila maaaring lumapit sa lolo mo hanggang sa huling hininga niya. Now is the time to be family. Bernadette! I said in the first room, hindi ba? Ipasok na yun doon! Gus! Yeah. Right.
Mainuwi na nila ang daddy. Pumayag ang doktor. Ha? Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Hindi nila maaaring gawin yun! Ma! 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 Pwede! Hindi naman natin pwedeng pigilan si Adelaida eh. Siya unang asawa, pangalawang pamilya lang tayo, di ba? Pero kailangan tayo ng daddy mo! Ma naman, niloko na nga kayo ng daddy. Kasalanan naman yung lahat to eh. Monica, walang gusto sa mga nangyari. Bulag ka ba talaga, Mami? Niloko ka ng daddy, niloko niya tayo. Nagsinungaling siya. Huwag mo siyang husgahan. Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Naman, naman. Yan bang pagdadasal at pagnunobena mo? Kaya baguhin lahat? Kaya ba niyang bawiin lahat na kasinungalingan ng daddy? Hindi! Tapos ano? Paco, sa panahon ngayon, kailangan na natin ng pangunawa. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. Pamilya natin? Ha? Are you listening to yourself? Oh, but it's so absurd. Hindi pwedeng maging tayo kasi pamilya na tayo ngayon. Tapos ngayon, kailangan ko pang unawain natin mapakiusap mo dahil pamilya na tayo, hindi ba? Ito para isang malaking joke ang nangyari dito. Paco, hindi to para sa akin. Parang awa mo na, oh. Ngayon, nagmamakaawa ka pa para sa babaeng sumira sa pamilya namin. Sa babaeng umagaw sa lolo ko. Paco, kahit balibalik na rin mo pa yung mundo ngayon, wala na tayong magagawa. Hindi na tayo pwedeng magsisihan. Simple lang naman yung gusto ng lola ko, di ba? Simpleng kahilingan, matatanda na sila, hindi pa ba pwede nating pagbigyan yon? Kasi magaan na kahilingan na hinihingi nyo eh. Sa pamilya namin, lola ko nang susunod. At alam ko, I'm very sure na hindi siya papayag yun sa mga sinasabi nyo. Kasi pakiusap nyo. At yan ang parusang kailangan nyo tanggapin dahil sa ginawa nyo sa pamilya namin. Huwag ka nagmamakaaw sa pamilya mo. Ako nahihiya sa'yo. Dahil sa pamilya namin, tinuturuan kami magkaroon ng delikadesa. Bilisan nyo na. Ayusin na lahat ng mga papeles. That's right, Mama. Mabuti yan. Kesa naman magula tayo na pati yung shares mo sa shipping company ay mapunta dyan sa bastardo mong anak at apo. Abe, paano naman kami mga anak mo, hindi ba, Mama? Inabisuhan ko na rin ng mga banko at mga lending corporations. Yan, buti na lang lawyer yung si Gaso. Di ba, napoprotektahan yung mga properties mo? O, ano ba yun? Gas? Ano yan? Mama, tignan mo, oh. Nag-iiskandalo. Mama. Guard. Guard. Pasukin niyo ako. Pasukin niyo ako. Anong ginagawa mo dito, Perpetua?
isa nga yung pamamahay ko sa iskandalo. Hindi mo siya maaaring makita. Ayoko Hati nang may kahati. Ayoko nang makipag-agon sa iyo. Tama yan, guard. Parang awa mo na, Delilah. Gusto ko lang siyang makita kahit sandali lang. Kahit sandali lang. Perpetua, ilagay mo naman ang sarili mo sa iyo. Ayoko na nang may kahati. Ayoko na nang nakikipag-agawan. Tandaan mo yan. Pakinig ka. Hindi ko alam na kasal na siya. Hindi na mahalaga ang totoo. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Hindi, tama na yun. Hindi, makinig ka. Kung alam ko lang na may asawa na siya, sana ipinagpatuloy ko na lang yung pagmamadre ko. Yun naman talaga ang bala kong gawin noon pa. Yun ang talaga gusto ko, sa magpadre. Alam mo, pwede kita ipatambot sa pulis. Alam mo ba sa ginawa mo? Yun talaga ang bukasyon ko. Adelaida, nung makita ko si Agustin, hindi ko talaga alam na may asawa na pala siya. Hindi ko alam. Pumasok na ako ng bahala. Guard! Palabasin siya. Lumabas na kayo, pwede ba? Huwag kayong manggulo dito. Lumabas na kayo. Gusto ko siyang makita kahit sandali lang. Gusto ko lang ibigay sa kanya ito. Parang awa mo na. Gusto kong ibigay sa kanya ito. Guard, lumabas ko sila. Ma'am, wala kayo sa labas bago ko kayo nagpapit. Gusto ko siyang makita. Guard, saan niyo kayo? Gusto ko siyang makita. Alam mo to eh. Bernard, sinabi mo sa akin. Hindi ko na ayos na. Hindi ma-approve yung loan natin eh. Palnegosyo natin. Ang dami ko na nakausap ng mga tao. Nakakahiya. Nakakahiya. Pwede na makausapin ulit, 'di ba? Ano ka ba? Magtatalo pa tayo dahil dito? May problema ang pamilya ko. O yan, yan. Sumabay pa yung pamilya mo. Che. Hay, anong pamilya ko, ha? Ha? Baka nakakalimutan mo pinagtanggol kita sa mami at daddy ko noong nabaon tayo sa utang dahil sa kagagawan mo. Alam kong naririnig mo ako. At alam ko rin na hinahanap mo siya. Siguro naman, hindi ko ipinagdamot sa iyo ang ilang taong binigay ko para sa inyong dalawa. Siguro. Siguro ang nararamdaman ko eh. Inggit. Inggit dahil mas minahal mo siya kaysa sa akin. Kaya pinakasalan mo siya. Pangalan lang niya natatandaan ko. Pero hindi ko alam. Meron pala siyang isang magandang buhay na tinalikuran. Ang buhay ng isang madre. Buhay na pinagpalit. Para sa pagmamahal mo.
Sa loob ng 3 araw, kailangan umalis na kami dito. Ganun kabilis. Yan po ang instruction sa amin, ma'am. Pero wala naman akong alam na pagkakautang ni Agustin. Maraming taon po siya na hindi nakapagbayad ng amilyar. Kaya pinapabakit na po kayo. Sir, baka naman meron kami pwede kausapin tungkol dito. Sige na, sir. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng City Hall. Maayos po natin ang bagay na ito. Diyos ko naman. Sir, 500,000? Ano naman namin papayaran to sa 3 araw? Sir naman, baka naman pwede. Makipag-usap na lang po kayo sa opisina. Sige po, magpapaalam na po ako. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala dito. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Mahal na ina, naniniluhod ako ngayon sa harap mo, hindi upang humingi ng tulong, kundi para humingi ng kapatawaran. Itaas mo po sa Diyos Ama ang aking taus-pusong paghingi ng tawad sa mga ginawa kong kaguluhan. Hindi po ako karapat-dapat na humarap sa iyo, pero heto po ako, nagmamakaawa. Mahal na ina, patawarin niyo po ako. Ako ang may kasalanan. Aling Perpetua! Not full scholarship ang nakuha mo, pero ang food, tirahan, and plane tickets, and the other miscellaneous expenses ay sagot mo habang nasa Australia ka. Eh, ma'am, hindi po ba pwedeng kumuha ng student loan o kaya ng sponsor? Kasi po, meron kasing malaking financial problem ng pamilya ko ngayon eh. I'm sorry, iha. Pero yun ang policy ng exchange student program. Baka may mga kamag-anak sa Australia. Malaking tulong yun para sa'yo. Meron ba, iha? Wala po eh. Sige po, salamat po. Ayun nga pala. May balance ka pa sa tuition fee. Due date in 2 days. At hindi ka makakapag-take ng exam kung hindi mo ito mababayaran. O sige na, mauna na ako, ha? Hey, okay ka lang? May problema ka ba? Father, kulang pa ang ginawa ko para pagbayaran ng lahat ng mga kasalanan ko. Kung magsalita ng ganyan, ano man yung mga kasalanan na binabanggit mo, tiniti ako sa'yo, mauunawaan ka ng Diyos. At hindi kailangan nasaktan mo ang iyong sarili para patawarin ka niya. Tama po si Father, Nanay Perpetua. Di ba po sa novena, lagi pong krus para tubusin tayo? Bayad na ang pagkakasala natin. Alam niyo naman po yun eh. Oo, alam ko yun. Pero hindi ko na yata kaya ang mga pagdurusa na dumadating sa buhay ko. Ngayon lang nangyari sa akin ito, Father. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makapag-isip ng tama. Alam ko na mabigat ang pinagdadaanan mo, Perpetua. Pero pasasaan ba't matatapos din yan? Ang mahalaga, huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw, Perpetua. Anumang pasakit ang dinanas ni Jesucristo noon, higit na masakit yon sa mahal na ina.
pero hindi siya bumitiw. Sinamahan niya ang kanyang anak sa pagdurusa. Father, ilang taon na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Tao lang ako. Mahina. Hindi ko na kaya ang mga pagdurusa na sumpa dahil ang pinili ko, hindi si Jesus ang pinakasalan ko. Ang pinili ko, isang sinungaling at manlilinlang. Dahil dito, ang pamilya ko nagdurusa. Wala naman pong binibigay na sumpa ang langit, Nanay Perpetua. Kaya nga dapat po, lagi kayo magpalakas, di ba? Dahil sa'yo, nakakapit ang apo nyo, anak nyo. Kung mahina ka po, paano na sila? Girl, relax ka lang. Tsaka, matigil na namin ginagawa ko yun. Oo nga, tsaka, tapos naman na yung klase natin eh. Anyway, yung tungkol lang ba kay Paco yung problema mo o mayroon pang iba? Dahil ba hindi ka niya pinapansin? Kaya naman problema ka. Ang daming lalaki dyan, no? Oo. Hindi lang naman din yun. Busy rin naman kasi ako sa pag-review para sa exchange student program. Eh, anong problema? Pera. Pagkano ba? Medyo malaki eh. Pang tuition. Ayan. 5,000. Bago mo na. No, 7,000. Naku, teka. Salamat ha. Ang lalaki naman ang allowance niyo. Pero, hindi ko pa ito mababalik ha. Malaki kasi yung financial problem namin eh. Pero promise, pag nakabawi na yung pamilya namin, babayaran ko kayo kagad. Gusto mo ba magkapera ng mabilisan at para mabayaran mo na rin kami? Paano? Ano naman. Kaya nga tayo kumuha ng nurse tsaka mga carers. Eh, sila na ang bakala dyan. Gus, this is the least I can do for your father. So, pinaparusahan mo bang sarili mo? After all he did to you, to our family, I'm not being heartless here, pero Manuel, he's the one who brought it here. Siya ang nagdala nito dito. Ang kahihiyan. We're suffering here, ma. Gus, this is our reality. You just have to learn to embrace it. Oh, yes. Oh, yeah. Na may pamilya siyang iba, na may anak siya sa labas. Wow, this is a true story of the wife and the mistress. Ma, I don't think I'm ready for whatever. I'm not ready to embrace this reality. Alam mo ba, Gus? Alam mo ba nung wala siya? Nung matagal na panahon na nagsasama sila nung babaeng yun, doon ko nakilala yung malaking pagkukulang ko sa kanya. Ma, wait a minute. Are you talking about your being a businesswoman before? Ma, maiintindihan ni Papa yun. Saan ka ba nagkulang? You gave him his position. You made him rich. You made him respectable. Oh, well, in return, of course, gave you her surname, a family. That's it. No. No, that's not it. And it's not fair enough. I didn't give him a child. Baog ako. Useless. An incomplete woman. At ako! Kinailangan ng papa ko ng isang tagapagmana. Kaya ka napunta sa pamilyang ito. Kaya ka namin inampon. Monica? Anak? Saan ka pupunta? Saan ako?
Sana. Sana maintindihan niyo ako. Ang ano? Bakit? Uy, bakit ka nagmamadali? Ano ba yan? Saan ka pupunta? Bakit yung dinadala yan? Ma'am, may court order na ho ito. Hey, dahil hindi ho kayo nakakabayad, kaya sinisequester na namin yung gamit nyo. Bumayag na ho yung anak ninyo. Naipapadak na namin itong bahay nyo. Ay, tawan mo yan! Hoy! Kayo! Ano? Bitawan nyo yan! Bitawan nyo yan! Kung hindi, magkakamatayan tayo dito sa bahay ko! Bitawan nyo yan, mga bastos! Mga bastos! Hindi nyo pwede itong gawin sa akin! Mga bastos! Mga bastos! Ay! Ay! Pare, hindi mo pakalaing gagawin. Sino ba talaga yan? May mas grabe pa ako nakuha dyan. Pare, eto. Si Kami at si Lindsay. Ay! Si Margarita Santillan, pare. Yes! Yes! Oh, pare, ha? Wala selfish. Share lang ang share ng video, pare! Pare yan! Sige. Akin na. Ito. Gusto ko maganda ito. Mas maganda ito. Na. Hindi na pare yan. Bubuking yan. May sundo na yan sa labas. Alam ba yan? Alam na. Pare, pwede bang taba na yan? Nakakabastos na tayo nakaklase natin. Parang gustong-gusto naman nilang binabastos sila. Ay ano, enjoy na enjoy pa. Ha? Pwede bang igalang naman natin sila? Kasi siguro naman may dahilan kaya nila nagawa yun. Pare, nag-iipon na nga ako eh. Paano man makatulong ako sa kanila? Bako! Itong ka na rin! Ama, tama na. Ang kampan ng iba kay Margarita. Oo nga. Diba? Tama naman ako, diba? 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 Pare. Diba? Diba pala eh? Ano? Ha? Pare! Bakit pati ako? Kaibigan ko! Pati ako mo ako! Halika dito! Aba na! Salamat, Maria. Laking tulong ko. Sana maging maayos na yung problema ni Bernard. Pati na rin ang mami mo. Sana mo. So, anong plano mo ngayon? Baka subukan ko mag-abroad. Ay, pagsapagan. Yun lang naman ang solusyon. Paano na si Bernard? Pati si Margarita? Yung mami mo, alam niya na ba to? Saka na ako magpapaliwanag. Siguro naman maintindihan nila ako. May matitirang ka ba doon? Kung gusto mo, dumito ka muna. Mare, ikaw na bahala magpresyo. Natitiyak ko hindi ka malulugi. Isama mo na rin ito dyan. Salamat sa tulong mo, ha. Pag naibenta ko ito, Mare, at saka tayo magbentahan, ha? Mauna na ako sa'yo, Mare. Kain pa ba umuwi? Naman. Di na okay. Kaya, Ted? Di na. Okay lang. Ako, sige. Padre. Sige. Saka, ito, kotse mo? Oo, ito na. Ito. Sige. Saka, okay, okay na ako. Okay na ako. Ingat. Okay. Give him a chance. Paupo ko. Kailangan ng papa ko ng isang tagapagmana. Kaya ka napunta sa pamilya. Kaya ka namin inampun. Ah!
Beatrice. Binigyan pa ng isang pagkakataon. Anak, patawarin mo ako sa pagkakatago ko ng tunay na pagkatao mo. I know I'm a wicked woman. God still loves me. He loves our family. And there are many reasons, Dad. First, for our family. For Lolo and Lola. Anak, siguro merong gustong ipahiwatig ang Diyos. Sana hindi pa uli ang lahat. Gusto kong makabawot para kay Papa at para sa pamilya. Recruiter pala sila. Sila po ang mga placement fee ng mga nag-a-apply. Ano? Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi Diyan na muna kayo, ha? Masa kayo niyo dyan. Oh, eto na. Ah, di ba? Ang galing mo. Naisip ko. Oo, tama ka. Niruin mo. Nag-iisa-isa lang ako dito. Ang lungkot. Oo, ngayon, eto. May pera pa. Eto. Uminom muna tayo. Nakadaman pa yan. Marina! Resto! Hello, Carmi. Uy, wala naman dito yung sinasabi mo eh. Ang dilim-dilim kaya dito. Sabi mo yan ha, dadating yan ha. Pag yan hindi dumating, sasapukin talaga kita. O, sige na, maghihintay na lang ako. Pitawan mo ako, aalis na ako. Bako, pitawan mo, sabi ako eh! Margarita, come here. Bako, aalis
Makinig na ako. Mabayaan mo na ako, Paco! Makinig ka sa akin! Aalis na nga ako! Ay, mo kumasira ka, okay? Ano kung may masamang mangyari sa'yo? Ay, uwi na kita. Aalis na ako, Paco! Nila, mama. Paco, pabayaan mo na ako. Sige na, pabayaan mo! Parang wala lang tao dito, Margarita. Ano nangyari? Bakit ang gulo ng bahay? Ma? Mami? Margarita. Ali! Ali, parang awa niyo na. Malimos po. Malimos po kahit barya lang. Hindi pa ako kumakain. Monica, Margarita, hindi ko alam. I don't know what comforting words to say to you. Pero ang alam ko, naintindihan ko na. Kahit na magulong lahat, alam ko na maaari pa rin tayong magkaunawaan, magbahalan. At maaari pa rin tayong maging isang pamilya. Salamat. Salamat. Ikutan ko lahat ng city jails, pero hindi nila nahanap ang mama mo. Sinasabi ko na rin sa mga polis na hanapin siya. Umihingi ako ng tawad sa iyo. Sa lahat ng mga nagawa ko. Papasalamat din ako sa Diyos. Dahil binuksan niya ang isip ako. Na kahit hindi ako santal yan, na kahit hindi niyo ako kadugo, alam kong anak ko kami, Adelaida at ni Agustin. Magkapatid tayong dalawa. Okay.
Tawarin niyo po ako. Tinalikuran ko kayo. Itinakwil. Ngunit, hindi niyo ako pinabayaan. Binigyan ninyo ng liwanag ang landas ko para bumalik sa inyo. Marami-marami pong salamat. Ito, kahit 1,000,000 patawad, hindi yata karapat-dapat na ang ipapatawad pa. Agustin, hindi nagkikimkim at nagbibilang ng mali ang pag-ibig. Sa inyong lahat, humingi mo ng patawad sa inyo sa sumulog na ang iwa ko. Alam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng puong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pariiso, magkikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo, kahit na may nauuna, tayo pa rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama.